Manday mga ka-teach ng magbigay ng idea. Nasa ganoon, may makuhanan kayo at may apply ninyo sa bawat area ninyo mga ka-teach. Kung matatandaan natin, may nagtanong sa akin na si Madam kung mayroon bang mga halaman o prutas at bulaklak na ginamit sa pagbaon ng mga treasure ng mga Hapon noong World War II. Kung matatandaan natin mga teach, may tatlong post na tayo doon. Isa na yung snake plant, klatsutsi, at niyog. Ito naman ay Japanese yellow bamboo. Tawag nito mga teach. Ngayon, ang mga picture na ito mga teach ay pawang example lang. Nang sa ganun, makuha na ninyo mga idea at may apply ninyo at mahihalin tulad ninyo sa area ninyo kung may mga ganito kay mga teach. Ngayon, pag-usapan na natin mga ka-teach. Base sa kalaban ko sa mentor ko, mayroon talagang ganito mga ka-teach. Pero hindi lahat. Kailangan talaga mga ka-teach, may history din ang iren nyo. Pero base sa mentor ko, mayroon talaga. At sa mga nakaalap kong information, sa ibang mga grupo, may nakakuha na ng ganitong plastada mga ka-teach. Halimbawa, mayroon kayong Japanese yellow bamboo mga ka-teach na tulad nito. Halimbawa lang, ipalagay lang natin na mayroon kayo. Ngayon, magbiring lang kayo sa 90 degrees or 81 degrees mga ka-teach, lalo na't pababa ang area. Dapat ang pababa, halimbawa ito. Ito. Pagpababa diyan mga ka-teach, kung saan siya nakaharap sa 90 degree papunta doon. Ngayon sa mismong baba din mga ka-teach, hindi magkalayo diyan sa puno mga ka-teach ang may laman or nilalagyan talaga mga ka-teach, lalo na't may history ang area ninyo. Mapapansin niyo naman talaga mga ka-teach dahil sa area ninyo, bukod tanging yan lang ang kakaiba na may yellow bamboo at Japanese bamboo pa yan mga ka-teach. Ganyan lang kasimple mga ka-teach. Ngayon, sa mga patag naman mga ka-teach, tulad nito, patag na riyan. Ganyan, patag. Ngito, patag. Hindi magkalayuan sa mismong ilalim niya mga teach. Kasi pag nagbase tayo sa ludlock position, ganito patag. Halimbawa lang, mayroon talaga yan sa ilalim mga teach, lalo't may history ang area niya mga teach. Madalas yan, ginagamit ito mga teach pag may lumang tirahan ang mga Japanese army ng World War II sa area niyan. Kumbaga diyan sila nakatira at pagdating sa panahon ngayon, napansin ninyo may mga Japanese yellow bamboo. Ibig sabihin, may nilagay diyan kasi ito, isa to sa mga halaman na ginagamit nila. Bakit natatawag ko itong halaman mga teach? Kasi sa panahon natin ngayon, ginagawa yan ng dekorasyon sa mga mayayaman o malalaking bahay. Ginagawa yung dekorasyon mga teach. Kaya, pwede ito sa halaman, pasok nyo sa halaman. Pag may ganito kayo mga ka-teach, ang kailangan lang dito, metal detector. Pag plot ng area, halimbawa ganyang plot, i-detect ninyo ang mismong ilalim dyan sa paligid niyan. Ngayon, pag pababa ang area, kailangan nakaharap yan sa east. Tapos, bearing kasi dito sa mga puno na to, bearing ka ng 90 degrees, tumbukin mo, kunin mo naman yung pinakagitna, 90 degrees or 81 degrees. Yan lang ang mga possible target. Kasi mayroon na talagang nakakuha sa ganyang plastada mga teach. Mayroon ako nakapuntahan sa bukid nun, sa may Tarlac, at sa kabanda sa Misamis Oriental, nakuha nun talaga mga teach. Ganitong kawayan, Japanese bamboo siya, yellow. Okay, maraming salamat mga ka-teach sa simpleng lecture natin. Sana makuha na ninyo ng idea kung mayroon kayo mga ganito mga ka-teach na ang may apply ninyo sa mga bawat area ninyo mga ka-teach. Thank you and God bless sa lahat.